6 o'clock na, 5:15 na yun, exactly. In the morning, ngayon ay Tuesday, November 24. Maaga tayo kumisin, parang past 4 a.m. Napakaaga. Ngayon na lang uli ako gumising ng ganun kaaga, as usual. Isa lang ang ibig sabihin nun, tayo ay aalis na ng apakagaling. Konting ayos lang tapos, napasaalis na din kami. Suot na tayo ng ating knee pad. Mahirap na. Mahirap na. Ang pampalakas. Tares. Ayun pa, may sentrum pa doon. Tingnan ako. Sa lahat pala nagtatanong, anong tawag dito? Yung sa last vlog namin, basta yung kaka-vlog lang namin na video. Basta yun yung nakaraan para sa mga nagtatanong. Meron pala kami neto ni JC, nakapag-usap kami. Pero ito kasi, pang-dalawahan lang siya. Hindi siya pang-dalawahan. Bawal lang siya sabay sa time. Oh, ayun pala. Ayan na. Switch siya. Ah, in-explain niya ni JC. Hindi pala dalawa. Okay, dito, 6 riders, interphone. Pero masi-search nyo sa mga Shopee, sa mga Lazada, V6 intercom ba yun? 6 na riders yung pwedeng nakakonect, pero hindi sabay-sabay kayo makapagsalita. Siguro nakakonect kayo, pero naririnig nyo lang yung dalawang nag-uusap. Tapos pwedeng mag-switch lang, basta minimum na dalawang magsasalita. Ano, may isa pang tawag sa ganito, yung isang mas mahal, Sena ba yun? Yun yung pangmaramihan talaga, yung pwede kayong sabay-sabay. Tama ba? Hindi ko alam. Basta yun. Basta ito, nabili ko to. Isang piraso. Kinakamura na nakita ko yun. 1.6. Ayun, 3K. Dalawa, mga ganun. Pero check nyo, baka mas nagmura na. Ganda. Maganda to, lalo na kapag ano, lalo na katulad sa akin. Kailangan ko nakausap. Kailangan ko ng guide. At hindi siya nakaka-boring. Kasi last time yung nagtagaytay kami, nagulat na lang ako, ah, dito na, ang lapit lang pala talaga ng Tagaytay. Kasi nga, salita ka ng salita. So there, ganito yung itsura niya. Yan. Sa Shopee ko lang siya binili. Ayun pala, FYI, hindi pala sa akin yung moto. Nangihiram lang ako kay Papa. Kapag ka. Alit, lo. Nakikwato ka dito. Palis na kami. Anong oras na? 6 na. Palis na kami. Gumising kaming 4. 6:30 na. Ang galing. Kasama ulit natin si Jay Chris. Jay Chris ba? Jay Chris. Kami ay palis na. Then tayo pupunta ng Kibia. Hindi ko first time pupunta ng Kibia ngayon ulit. Pero first time ko ulit na mag-ride na. Huh? First time ko ngayon na... Ano ba? First time ko ulit mag-ride na... Huh? Yung totoo. First time ko mag-ride ulit na ako ang mag-ride. Ayan, tayo ay pupunta na ngayon. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. Pressing on my body. Sa Tagaytay. And then, what happened is, basta panoorin nyo sa vlog ni JC. Ayan, ayan yung link. Ito kami napadpad sa Rich Park. Yung puro kubo-kubo. Ayan, tapos overlooking din. So, medyo pricey yung food nila dito, yung bulalo. Pero, worth it yung price. Kasi nga na, parang
parang mag-rent kayo, parang nag-rent din kayo ng place nyo, yung kubo, para mapag-chill kayo, makapag-relax, gano'n. Tapos, ganito yung, ano, ambience talagang nakakarelax. So, sobrang lamig ng hangin, tapos, yan, yeah, pag-ganis pa. Tapos, ayan, order kami ng food. Masabi kasi masarap. Ang tansya ko dito, good for ano siya. Good for 3 to 4, ganyan. Pero, 3 to 4 kung hindi kayo ano, hindi kayo gutom. Pero kung gutom kayo, yan. Mga 1 to 2 person or 3 person, ganyan. Lambot pa yung ano, beef. True. Ang ano, solid ng beef kasi malambot. Ang sarap talaga. Last point kasi gutom na gutom kami. For me, sa lahat ng napuntahan kong resto dito sa Tagaytay, parang feeling ko ito yung pinaka-bet kong place. Kasi open talaga. Kubo. Ang sobrang nakaka-relax, nakaka-refresh. Na matutuwa din siya. Ayun yung maganda talaga. Ay, pagpagod na pagod kayo, pag magra-ride kayo, dito na lang. Kami ay pabalik ng Cavite ngayon. Busog grabe. Sorry. So, ayan. Tayo ay umalis na. There. Kita-kita na lang tayo sa bahay. Peace! Hi guys! Ayan. Nandito na pala kami sa bahay. Kanina pa actually. 5:32 na ng hap. Tapos, hindi na ako nakapag-video kasi nga antok na ang dalawa. So, natulog kami. Ngayon, medyo kagising lang namin mga 4 o'clock. So, there. Ngayon, aalis kami namin kung bukas yung Don C ni pinranchise ni Kong TV. Tinan natin kung masarap. Nakaway na kami. Banan namin yung Don C ni... Don C. Don C ni Kong TV. Kung bakit ganon? Hindi, wala palang baby tong Don C. First time kasi namin tumikim. Di ba franchise to ni Don? Ni Kong. Wala pala siyang gravy. Ayun. Toyo yung sa kanila. Toyo kalamansi. Tsaka sili yung meron. Tikman natin. Kaya natikman niya na. Anong lasa? Medyo masarap siya. Juicy yung chicken. Wow! Wait lang. Titikman ko mabuti. Masarap. Juicy kasi siya. Ah.
Ang daming kalat to. May hipon pala kasi akong kinakain. Kaya may mga hipon-hipon dyan pala. Ano pala, hindi siya yung regular na lasa ng mga lechon manok. Kasi nga tulad nga sabi ni Papa kanina, ano daw, lutong Bisaya. Ewan ko ang pinagkaipon. Pero siguro ganun yung timplay sa Bisaya. Ganyan. Mga taga Bisaya yung mismo ako. Ewan ko, di ba kasi franchise lang yan ako. Pero masarap. Choice pa din yun, good choice pa din na franchise yung doon. Siyempre para kakaiba. Di naman nalalayo sa ibang lechon manok yung nabibili natin. So may last piece pa. Enjoyin ko na to. Please, like, and subscribe! Peace!